So ito, mga simpleng sakit na pero nakamamatay. Ito po yung mga i-discuss natin sa araw na to. Una-una to, mababa ang potassium. Yan, pag mababa ang potassium, babantayan natin yan. Matinding allergy. Yan, may namamatay din dyan. Makirot ang dibdib. Siyempre, makabog. May na heart attack. Hingal, hirap huminga. At yung namamayat pero hindi naman nagda-diet. Yung biglang namamayat, babantayan natin yan. Ha? So, unahin po natin. Ang merong mga Pilipino, mababa ang potassium. Hindi natin alam bakit mababa ang potassium. At itong pagbaba ng potassium ay pwedeng makamatay. Kahit sa ospital, marami na ako nakikita nito. Palagay natin, kung sobrang init, pinapawisan, mababa potassium. Yung iba, nagtatae, pawis ng pawis, babagsak din potassium. Pero may mga tao, talagang parang pwedeng may sakit sa kidneys or pwedeng wala lang cause. Like to si Doc Lisa, medyo mababa ang potassium niya. Kailangan niya uminom ng potassium supplements. Para malaman kung mababa ang potassium ninyo, pinakamaganda talaga sa lahat, magpapa-blood test tayo. Mura lang ang blood test, baka 50 pesos, 100 pesos lang. Pakuha ng dugo, papacheck potassium, makikita kung mababa. Kung mababa, kailangan ng pagbabago sa pagkain at gamot. Pakita natin, ha? Ito ang causes, ha? Bakit bumababa ang potassium? Tignan nyo po, ha? Baka meron kayong kamag-anak. Yan, sobrang nagtatae, diarrhea, kulang ang pagkain sa mga prutas, gulay, bumabagsak din ang potassium. Meron mga sakit sa tiyan, bumabagsak din ang potassium. Ito po ay sobrang delikado ang mababang potassium. Yan, ha? Yung mga nagsusuka, pwede rin bumaba ang potassium. Sabihin, nauubos yung sustansya ng katawan. Yan, yung mga may... Ito po ang mga sintomas. Papakita ko sa inyo mga symptoms. Ha? Ang symptoms, kung mababa ang potassium, yung malala na, nangihina ang paa. Parang walang lakas ang paa. Una-una, yung paa muna, walang lakas. Tapos yung binti, parang hindi makalakad, weakness, fatigue. Yung tiyan, mabagal ang galaw. Tapos sa paghinga, minsan nahihirapan. Parang mahina. Kahit yung pulso, humihina din. Pero ang pinaka-common talaga na sintomas, yung mahina yung paa, hindi makalakad. O yung abnormal yung tibok ng puso, mababa din ang potassium. Actually, itong sakit, medyo kinakatakot ko to. Kahit sa ospital, pag merong pasyente sa ospital, matagal tayo. Siyempre, sa ospital tayo lagi. Lagi ko tinuturo sa residents, huwag mong kalimutan i-check ang potassium ng pasyente. Siyempre, may blood test . Pag hindi mo nakita yung potassium mababa, hindi na mo nagamot, kinabukasan pwedeng mamatay na yung pasyente. Ganun kabilis yun. Kasi yung potassium, yan ang nagko-control ng tibok ng puso. Sobrang taas ng potassium, masama. Sobrang baba, masama. Ang mga electric chair, yung mga pinapatay sa death penalty, potassium ang binibigay. Tinataas naman yung sobra. Ito, tinuturo ko sa inyo, sa Pilipinas, kadalasan mababa. Sa init, sa sustansya, at hindi natin alam, baka meron tayong mga ibang sakit. So yan, ha? Pag mahina ang paa, walang choice, papacheck tayo ng serum potassium. Napakadali lang yan. Ito po yung mga pagkain, makakatulong para tumaas yung potassium. Alam naman natin, saging, di ba? Pero bukod sa saging, meron tayong mga prutas, yan, avocado, mataas, patatas, mataas, squash, spinach, mga gulay, buko, mura lang ang buko, di ba? White beans, mushrooms, saging, nakakataas din yan ng potassium. Ito po, ha, tingnan nyo, ha, very healthy to. Kaya ako, araw-araw, kailangan meron kayong makakain nito. Patatas, pati yung balat. Saging. Dalawang saging, tatlong saging, isang araw, okay lang yan. Avocado, orange juice, fish, spinach. Pero ikukwento ko po sa inyo yung pinakamahalagang tip. Ito kasi mga tip, ito yung simpleng tip. Simpleng tip na sa libro, na pag mababa potassium, kain ka lang saging, okay na. Pero, ito po yung mahalaga na dito nyo lang sa FB Live mapapanood. Ayon sa mga kaibigan kong kidney specialist, si Dr. Elizabeth Montemayor, nephrologist siya,
meron ako mga article siyang nagtuturo sa akin na nagbabiral nga yung mga tips ni Dr. Montemayor. Sabi niya, sa libo-libong pasyente niyang bumabagsak ang potassium, marami sa kanila, marami sa inyo, pinapakain nito lahat. Mababa potassium, di ba? Daming symptoms. Nagluloko ang puso, mahinang paa. Pinakain niya lahat ng saging. Ayaw pa rin daw tumaas ang potassium. Bakit? Hindi natin masabi. Minsan, may mga tao, patulad to ni Doc Lisa, kahit pakainin mo ng saging, ayaw tumaas yung potassium. Ang kailangan nila talaga para tumaas yung potassium supplement. Okay? Marami, iba-ibang mga brands. Doc Lisa, ano nga yung mga brand dati? Dati, ang uso, Calium. Ay, na-out of stock ata yung Calium na brand eh. Ngayon, K-Lite na ang available. Di ba? K-Lite. Pero sa ibang araw, baka iba naman magiging available. So, ang pag-inom nito, kadalasan, one tablet a day. Si Doc Lisa, lika. Dito ba? Itong babae, hindi pwedeng mamatay sa mababang potassium. Nagkamuntik-muntikan ka na sa potassium mo. Saka sa betchin mo, di ba? Yes. Bumagsak potassium niya, 3.2. Na emergency room kami. Nagbayad kami 10,000. Nagloko yung tibok ng puso niya dahil bumagsak ang potassium niya. Bakit nga mababa potassium mo? May mga tao talagang bumababa ang potassium, lalo na dito sa Pilipinas, siguro laging pawis ng pawis, tapos konti lang yung kinakain na marami palang potassium. So, dapat mapagkain natin, maraming taglay na potassium. Oh, sa kanya, ang symptoms, hindi pa nanghihina. Yung puso, mabilis, tugudugudu, gano'ng mabilis? Mabilis na tibok, more than 120, gano'n. Yeah, talagang lahat na ng dasal, dinasal natin, pero nakuha sa K-Lite, di ba? Iniinom mo? So, everyday na yon. Paano? Half tablet? One tablet ang inom mo? Kulang po ang kalahating tableta sa akin. One tablet is okay. One tablet a day. Wala naman masama, di ba? Okay. Wala naman. Kasi pag-check natin, tama-tama lang din yung level. So, titimplahin nyo po. Ang pinakagusto kasing level ng... Thanks, Doc Lisa. Ang pinakagusto kasing level ng potassium sa katawan natin, yung gusto ng puso, mga 4.5. Mga 4, yun ang ideal. Pag mababa, magloloko. Pag mataas, magloloko. Yan ang sabi ni Dr. Elizabeth Montemayor. Makinig kayo lahat, ha? Okay to lahat. Healthy to. Ito kinakain ko. Pero pag yung low potassium ninyo ay talagang hindi makalakad, balik-balik sa ospital, kailangan nyo na nitong potassium supplement. Si Doc Lisa, yung K-Lite niya, yun ang available ngayon, one tablet a day. Sa ibang araw, sa ibang pasyente, baka two tablets. Ayaw mo sobra, ayaw mo kulang. Okay? So, yan ang tip ko. Number one, ha? Kung meron kayo sintomas, magpa-check kayo na serum potassium. Baka ito lang sakit nyo, buhay na kayo. Sayang yung buhay kung mamamatay na lang dahil sa low potassium. Okay? Second naman, pangalawa na tayo sintomas, na simpleng sintomas, pero nakamamatay pala. Allergy. Ha? Allergy. May tao, sa mga nakikinig sa atin, hindi mo alam, may iba-iba kasi ang ginawa ng Diyos sa atin. Eh. May iba, pwede kumain, pwede uminom ng antibiotic, pwede kumain ng manok, seafoods, alimango, hindi mag-allergy. Pero may tao, pakainin mo ng, bigyan mo ng amoxicillin yung ibang tao, kita mamamaga yung mukha. Yung iba, bigyan mo ng cotrimoxazole, talagang magsusugat ang buong katawan. Magsusugat, talagang hindi nagagaling yung mga sugat. Steven Johnson's, may ganon. Kaya, kaming mga doktor, maingat kami sa allergy. Hindi ito simpleng allergy na, uy, allergy, makati, ay, pantal, allergy. Yan, baliwala lang yung ganong allergy. Inuman mo lang ng loratadine, inuman ka lang maraming tubig, okay na yung ganong allergy. Itong iba, anaphylaxis eh. Sabihin, matinding allergy. Kami mga doktor, sa chart ng pasyente sa ospital, pero kunyari may pasyente, kunyari nako-confine, sa chart, sa labas mismo, ilalagay ng malaking letra, alam nyo ano ilalagay namin? Allergy. Ilalagay namin allergy, antibiotic, penicillin. Do not give this patient. Kasi may infection siya, bibigyan mo antibiotic, hindi mo alam may allergy. Hindi mo na itanong, may allergy pala, bawal.
Kaya sasabihin niyo sa akin, Dok, anong gamot? Reseta mo sa Facebook, i-post mo. Hindi ko nga mareseta kasi hindi ko alam kung may allergy ka dun eh. Di ba? Baka 1% may allergy. So, ano sintomas ng allergy? Yan, pakita natin. May mga tao, siyempre may allergy sa itlog, pero bihira lang. Gatas, bihira lang. Nuts, shellfish, depende. Iba may peanut, pero very healthy to lahat eh. Kung wala kayong allergy, kainin nyo yan. Walang problema yan, ha? Masustansya. Pero kung meron kayo nakain, nakita nyo, nagpantal-pantal siya. Oh. Ganito ang allergy. Oh. Namaga yung mata. Oh. Kita nyo, oh. Paga yung mata. Oh. Okay lang kung ganyan lang, tsaka magalang sa mata. Mabubuhay pa yung pasyente. Pero pag umabot na tayo sa hingal, ito na yung mga hindi magandang sintomas ng allergy. Pag umabot na kayo dito sa coughing, inuubo na, humuhuni na, hindi na makahinga, chest pain na, yung alam niyo naman yung masikip yung paghinga, 'di ba? Yung masikip yung may tunog eh. Parang sabi nga nila, parang humihinga ka sa straw eh. Pag hirap na matindi allergy, dadalhin sa ospital. Merong emergency na binibigay na gamot, ha? Kaya kung ano man ang allergy ninyo, isipin nyo sa antibiotic, sa gamot, sa pagkain, dapat alam nyo na yan. Bakit kayo nagkaroon yan? Yan ang gawa ng Diyos sa atin eh. Iba-ibang talent. Yung iba sobrang talento, yung iba nabigyan ng allergy. Iba-iba po. Okay? So, pag sa ospital, binibigyan ng epinephrine shots, adrenaline shots, ha? So, tandaan nyo, ha? Ang gusto ko, number one kanina, potassium nyo, kailangan normal. Ako, so far, normal naman. Si Doc Lisa, alam ko na mababa, kaya babantayan natin yan lagi. Kayo, ipacheck nyo po, serum potassium. Next, kung may allergy or wala. Ako, ang allergy ko, Doc Lisa, sa mga sunblock. Pag makapal yung sunblock, namumula ako. O yung pag uminom ako na isang minsan, kung antibiotic tapos walang laman ng tiyan, masyado matapang, medyo parang nangangati din. So isipin nyo, kung kayo ay may ganung allergy, iwas na kayo, ha? Okay. Ito, pangatlong sintomas, kala mo simpleng sintomas, pero nakamamatay pala. Apat lang itong ituturo ko. Ito na number 3. Okay? Ito, masakit sa dibdib. Ito talaga pinaka-common. Number 1 cause of death sa Pilipinas ay heart attack. Sobra kasi common, binabaliwala natin. Sa araw, 250 ang namamatay. Pero mo, 250 na Pilipino or more namamatay bawat araw sa heart attack kumpara sa mga ibang sakit. Bakit mahirap siya gamutin? Eh, yung sintomas niya kakaiba eh. Hindi lagi masakit ng dibdib eh. Kita niyo sa babae oh. Ito yung common. Yan, masakit ng dibdib, parang may nakadagan. Yan, alam mo, heart attack. Yan. Pero yung iba naman, patusok-tusok lang. Oh. Oh, heart attack na rin pala yan. Ito po, ah, ito po. Tandaan nyo to. Hindi to magandang sintomas. Pinapawisan ng malamig. Pinapawisan ng malamig. Tingnan mo yan. Oh. Ako nakaramdam na ako ganito. Eh. Yung mga na heart attack, bago sila ma-heart attack, one day before, one month before, parang iba yung pakiramdam eh. Parang pinapawisan. Cold and clammy ang tawag namin dyan sa medical term. Malamig ang kamay, basa at parang hindi, parang walang dugo eh. Parang walang dugo. Alam mo anong cause nun? Mahina ang tibok ng puso. Hindi na bibigyan ng dugo ang buong katawan. Kaya kumukonti ang daloy. Kaya nagbabasa. Although, pag may nervous kayo, may panic attack, eh, pwede rin naman magkaroon ng ganitong sintomas. Wala naman kayong sakit sa puso, pero hindi mo masabi. Lalo na ngayon sa Pilipinas. Ito pa, oh, biglang nahihilo. Lightheaded, oh. Biglang nahihilo lang siya. Oh. Pwedeng heart attack na yan. Nasusuka. Ha? Nasusuka. Fatigue, biglang napapagod. At ito, hindi makahinga. Yan ang mga symptoms natin ng heart attack. Okay? Ang first aid natin, ngayon siguro ituro ko sa inyo, no? Paano nyo malalaman kung heart attack or ulcer lang? Yan naman ang problema ng lahat sa atin, di ba?
ang dami sa ating may ulcer, di ba? Ang daming may GERD, gastroesophageal reflux, ang daming mahapdiyang sikmura. Sabi mo, okay lang yan, okay lang. Paano mo malalaman kung gutom ka lang ba o heart attack na at kailangan na dalhin sa ospital? O, tuturo ko sa inyo yung dalawang symptoms, ha? Unahin natin ang, siguro unahin natin yung simple, yung ulcer lang at masakit lang ang sikmura. Pareho kasing dibdib yan, eh. Sa ulcer, syempre, ulcer, mas madali gamutin kumpara sa heart attack. Sa ulcer, ang masakit, banda rito sa may sikmura. Okay? Dito, dito. Sa may buto, meron tayong buto dito. Pero sa heart attack, ito rin eh. Parehong-pareho din. Parehong lugar. Parehong-parehong lugar. Yung heart attack, hindi talaga sa dibdib sa taas, sa sikmura din. So, parehong lugar, ulcer at heart attack, sinisikmura. Pero sa ulcer, kadalasan, may maasim na lumalabas dito. Kasi ulcer eh, acid eh. So may umaakyat na acid dito na maasim, parang malapot na laway. Plus sa ulcer, mula sikmura, aakyat din sa dibdib, aakyat yung acid oh. Diba? Sa GERD, aakyat din yan. At sa ulcer at yung mga sakit sa tiyan, kadalasan yung nalilipasan ka kumain, pag gutom na gutom, masakit. Tapos pag kumain, minsan nawawala. Yan ang ulcer. Tsaka yung ulcer, matagal. Pwedeng isang oras, dalawang oras, masakit pa rin. Diba? Ganyan ang sintomas ng ulcer. Pangalawa naman, sa heart attack. Sa heart attack, ang timing malalaman nyo. Ang heart attack, sasakit ito or mahihirapan kayo kapag napagod kayo. Kapag napagod ito. Yan. Tingnan niyo ang puso sa heart attack, ha? Yan. Ang dami na heart attack ngayon, eh. Actually, nakakatakot talaga, eh. Yan, o. Yan, o. Yan ang arteries natin, ha? Hindi to normal. Barado yan. Puro mantika kinain. Puro lechon kinain. Puro crispy pata at fried. No? Nag-ipon-ipon yung mga mantika at sigarilyo. Nagbabara. Okay? So, yan ang nangyayari sa heart attack. Kailan ito sasakit ang puso? Okay? Sasakit itong puso nyo, sasakit yan kapag napagod ka. Napagod ka. Kasi pa napagod, bibilis eh. Kunwari, umakyat ka ng LRT. Yan. Tapos sasakit ang dibdib. Tapos pag nagpahinga, nawawala yung sakit sa dibdib. Lalakad ulit. Pag naglakad ng malayo, napagod, sasakit na naman ang dibdib. Puso yun. 99% puso na yon. Kung may history kayo na smoking, naninigarilyo kayo, may high blood, may diabetes, medyo above 30, 40 years old, malamang puso na rin yon. Diba? Kasi may risk factor na eh. Sigarilyo, alak, high blood, diabetes. Tapos, pag napagod, sumakit, malamang sa puso na yon. Tsaka parang dinadaganan. At yung sakit sa puso, ililinaw ko ah. Secret to eh. Between 5 minutes to 15 minutes lang. Mula 5 minutes hanggang 15 minutes lang ang sakit, tapos mawawala na siya. Pinakamatagal 30 minutes. Pag sinabi mo sa akin, Doc Willie, ang sakit sa dibdib ko, 10 seconds. Ay, hindi sa puso yun. Hindi 10 seconds ang sakit nito eh. Doc Willie, ang sakit sa dibdib ko, 3 oras. Ay, hindi na rin sa puso yun. Baka... nag-away kayo ng boyfriend nyo, ibang problema na yun. Muscle pain na yun. Muscle pain. Pag ginagalaw ito, sumasakit ng dibdib, muscle pain yun. Ito, yan, ginagalaw. Galawin nyo. O, sumakit eh. Buto yun sa muscle yun. Isa pa. Ihawakan nyo. Saan masakit? Ituro mo. Kung may ituturo nyo na isang daliri, dito, Doc, masakit. Ito, buto. Itong buto masakit. Pag maturo mo ng isa, hindi na sa puso yun. Sa buto yun eh. Ang sa puso, sa loob. 5 to 15 minutes, nasa loob, parang dinadaganan, hindi mo maituro, yan ang heart attack. Nababantayan natin. Paano iwas sa heart attack? Simpleng-simple lang. Pero ulitin ko lang, ha? Simpleng-simple lang, kasi ito number one killer natin, gamutin ng high blood. Paano gagamutin? Iinom tayo ng gamot, ha? Kadalasan gamot, tinuro ko nga sa inyo, amlodipine lang, eh. High cholesterol, ha? Diabetes, ginagamot. Sigarilyo, babawasan. Yan, talaga tigil na. Unhealthy diet, tsaka exercise.
Meron nga kaming kinuhang bagong empleyado eh. 50 years old siya, naninigarilyo siya. Tapos ang blood pressure niya sa akin, 170. Alam ba blood pressure, Dog Lisa? Parang 170, 100. Sabi ko, tatrabaho ka sa akin, 170, 100. Naninigarilyo ka. Alam niyo na, doktor kami. Binigyan ko lang amlodipine, 5 milligrams. After 3 days, nagsabi sa akin, Dok, ang ganda ng gamot. Ang sarap ng pakiramdam ko. Sa amlodipine, parang batang-bata daw. Nawala na daw yung sakit ng ulo niya. Chinek ko BP, 130 over 80 na eh. Magic na yung amlodipine eh. Diba? So, maganda yung amlodipine for 97% of patients. Sa inyo, 97% effective siya. Pero may 3% na baka magmanas, baka hindi bagay. Sa umpisa din, medyo sumasakit ang ulo. May mga first 2 days, may ganung nararamdaman. Pero afterwards, gaganda na pakiramdam nyo. Okay? Tapos, yung sakirot ng dibdib, ito rin ang binabantayan natin. Palpitasyon. Hindi lang masakit ng dibdib, ay palpitasyon ito. Makabog. Ano, ang bilis ng kabog. Oh. ECG yan. Eh. Ang bilis ng kabog. Ako, meron din akong kabog sa dibdib. Meron akong konting mitral valve prolapse. Nakita namin sa 2D echo. Pag ang kabog nyo ay simpleng kabog lang, hindi naman kayo nahihilo, okay lang siguro. Pero pag nahihilo, pag nawalan ng malay, ito po ah, lahat na nakikinig sa aking mga sa FB Live, kung meron kayong kakilala, kaibigan na nawalan ng malay, loss of consciousness, kailangan talaga pa-check sa doktor. Hindi pwedeng hindi. Pwedeng nagdadrama lang, kunwari nawalan ng malay, pero bihira lang yun eh. Pag nawalan ng malay, ang iniisip namin agad, nagloko yung tibok ng puso. Nagloko, bumilis. At nagkulang ng dugo sa utak, bumagsak siya. Delikado po yun. Kasi pag hindi nagamot, may namamatay. Okay? Tapos, ito po ah. Kanina lang kasi galing ako sa isang lecture eh, on basic life support eh. Paano nyo malalaman kung ang isang tao buhay pa o hindi? Actually, hindi yan simple. Di ba? Meron kayong aksidente, nakita, nakahiga yung tao. Tulog lang ba siya? Buhay ba siya? Ang iba ang ginagawa, i-check yung pulso dito, di ba? Iba, i-check pulso dito. Pwede rin, pero hindi siya 100%. Yung iba, pulso, may pulso din dito. Ako hindi ko chine-check dito eh. Ang number one na pulso na chine-check ko, ang pulso sa leeg. Ito, carotid. Pero isa lang ang hahawakan nyo, kaliwa o kanan. Ito po. Itong pulso ang hindi nawawala. Habang buhay ang tao, never nawawala ang pulso sa leeg. Pwede nyo hawakan yan. Pwede nyo hawakan, pero isang kamay lang ang panghahawakan nyo, mga 5 seconds lang yan, yung pulso. Hindi yan nawawala. Pag nawala ang pulso, patay na yung tao. Kasi, yung pulso sa ibang parte, pwede mawala. Ang pulso sa leeg, hindi mawawala. Alam nyo bakit? Number one ang utak eh. Alam ng katawan, mawala na lahat ng dugo sa ibang... Kaya nga namumuti ang kamay, minsan wala ng dugo, okay lang yan. Huwag lang mawawala ng dugo ang ulo. Pag nawala ng dugo ang ulo, collapse patay yung pasyente. So, carotid, yan ang chine-check natin. Okay? Para malaman. Ngayon, second to the last slide, paano malalaman kung masama yung palpitasyon ninyo? Okay? Siyempre, sasabihin na iba, ipa-check mo, ipa-check sa doktor, alam naman natin. Mahal magpa-check, mahal ang 2D echo, mahal ang Holter. Abutin kayo 3,000, 5,000, papasadyos na lang natin. Pero bago tayo mabot doon, may shortcut ako para sa inyo. Niisip ko yung pang mahirap style eh. Pag ang palpitasyon nyo nandito sa kaliwa, pwedeng hindi magpa-check up. Para sa akin ah, dito. Ititipirin natin, pwedeng hindi magpa-check up. Pero pag ang palpitasyon nyo sa red, kailangan magpa-check up. Okay? Dito sa kaliwa. Pakita muna natin yung okay. Ang okay dito, ibig sabihin, normal ECG mo. Tsaka normal ang X-ray mo. Parang X-ray mo, okay naman. ECG mo, okay naman. Tapos, wala kang history. Wala sa pamilya mo na heart attack. Wala kang tatay, kamag-anak na namatay ng maaga. Diba? Parang healthy ka naman. Wala ka namang mga, hindi naninigarilyo,
yung x-ray mo okay naman, laki ng puso, ECG mo okay naman, minsan may pagkabog-kabog lang, tingin namin maliit ang chance ang mamamatay yung patient pag nandito ka. Low risk eh. Low risk siya. Okay? So, pag nandito kayo, wala tayong budget, sige, di kahit ano muna, ingat-ingat lang. Bawas sa kape, bawas sa stress, bawas sa sobrang pagod. Okay. Ngayon naman, ito yung kailangan magpa-check up na kahit walang pera, wala tayong choice eh. Kasi baka tagilid. Ito may pula. Pag yung nawalan ng malay, ito po yan, syncope. Syncope is nawalan ng malay. Ano choice tayo? Pag yung puso may sira, heart enlargement, malaki ang puso, hindi na maganda. Malaki na ang puso, mahina ang puso, may kabog pa, baka biglang mamatay. Ito po, sudden death to eh, SD. Sudden death. Yan. Refer to cardiology ASAP. ASAP is as soon as possible. Sabi na iba, ASAP, always say a prayer. ASAP din, di ba? Tapos, meron pa ako napakahalagang tip. Napakahalagang tip. Hindi nyo ito maririnig siguro sa iba. Alam ko, sinasabi sa inyo, sino mahilig mag-jogging, mag-running, mag-triathlon, di ba? Healthy yan? Healthy. Kaya lang, meron na nakikita ngayon na nababalita, marami-rami na ang namamatay habang nagmamaraton. Sa US, nababalita. Dito sa atin, bawat triathlon dito na event, may isa namamatay, may dalawa namamatay. At ang mga namamatay, tatakbo sila ng mga 10 kilometers, 20 kilometers, di ba? Ang mga namamatay, walang high blood, walang diabetes, hindi naninigarilyo. Healthy talaga sila. Healthy sila. Tumakbo lang sila ng 20 kilometers, doon bigla namatay. At usually, edad 40 pataas. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, para sa akin, baka ibang doktor, hindi pareho ang opinion. Pero para sa akin, basta above 40 years old ka na, kahit healthy ka pa, hindi ka naninigarilyo, wala kang bisyo, talaga mabait ka. Pero pag yung katawan mo, tinakbo mo ng 20 kilometro, ng jogging ka ng 3 oras, talagang merong bibigay. May bibigay. Bakit bibigay? Pinagod mo masyado yung normal na puso. Hihinto na lang siya. Ang dami niyan. Yung isa nga, pinilit tapusin niya yung finish line. Sabi niya, lapit na, finish line. Naabot niya yung finish line. Pag-abot ng finish line, namatay naman. Parang kotse. Ang kotse, kaya tumakbo ng 100 kilometers per hour. Pero kung yung kotse, kahit bagong-bago, patakbuhin mo niya ng 160 kilometers per hour. Sobrang bilis. Kita mo, kahit bago pa yan, may ilang kotse yung bibigay. Kasi sobrang bilis eh. Ha? So, yun lang. Common sense lang. So, common sense lang tayo. Pag sobra talagang, paano yung ang daming nag-invite sa akin, Doc, mag-jogging ka, 10 kilometers, 20 kilometers, ang sarap-sarap. Pwede mag-exercise, wag lang sobra. Wag nyo sobrahan, wag nyo pilitin yung katawan na ninyo kasi baka bumigay. Okay lang mag-exercise sa tamang-tama. At ang last tip ko na lang, na simpleng sintomas pero nakamamatay, ay namamayat. Okay? Sasabihin, hi, kamusta ka ngayon? Parang namamayat ka. Dapat ba masaya? Oo nga, pumapayat. Pero sila, namamayat ka. Kaming mga doktor, oras na may makita kaming pasyente o tao na namamayat at hindi nagda-diet. Hindi siya nagda-diet. Biglang namayat siya ng 10 pounds. Lumiit yung mukha. Isa agad iisipin mo. Iisipin namin, baka may cancer. Diba? Kung walang cancer, di mas maganda. Kung hyperthyroid lang siya, maganda. Kung may problema siya, namayat siya, okay lang yun. Tignan nyo yung mga iba, like yung, siyempre, favorite natin sa YouTube, di ba? Si Will Dasovich. Napapansin natin sa videos, papayat siya ng papayat eh. Kala natin, okay lang eh. May nakita natin, may colon cancer, batang-bata. So, kayo dyan na nakikinig, kung meron kayong kakilala o kayo namayat kayo ng 10 pounds na hindi kayo nagda-diet, pa-check tayo sa doktor. That's a talagang malaking senyalis yun na posibleng may cancer. Ha? Hindi sa tinatakot ko kayo kasi gusto ko nga natin na
maagapan natin maaga para humaba yung buhay, para gumaling kayo, di ba? Kung nandiyan naman eh, may choice naman tayo, ba't di natin naagapan, di ba? Kung talagang wala tayong choice, talagang papasa Diyos natin, wala tayong magagawa. Pero kung kaya naman, nakikinig mo kayo sa FB Live. So, namamayat ng 10 pounds, tapos walang dahilan, pa-check tayo sa doktor. Baka makuha natin na maaga yung sakit, mas madali ang gamutan. Ito na lang last slide ko, silent killer disease, you must know. Ano, tinuro ko sa inyo, sabi ko sa inyo, cancer, di ba? Bigla na lang namamayat, walang dahilan. Yan, no? Heart attack, yan, no? Silent killer yan. Diabetes, kasama sa silent killer. Pati ito, high blood pressure, kasama sa silent killer. Gagawin natin lahat para matulungan.